Kailan kaya kita magagamit, besh? Magda-declutter na tayo ng makeup and at the same time, mag-o-organize na tayo. Ang dami kong pinanood na makeup organization channeling. Nakakatawa. Natatawa ko sa itsura ko pero patawa rin yun na, besh. Okay na yan. Carry na yan. Para makita nyo ano, kung ano talaga pagmumukha ako pag nasa bahay ako. So, we will do the Marie Kondo way. So, hindi ko pa nalalabas lahat ng makeup ko pero lahat ng bago nandito na. And, isosort natin siya. Nilabas ko guys yung mga basket pero hindi to para dito, para sa bedroom to. So, ayan. Tinutulungan lang tayo ni Papa para mas madali natin masusort ngayon yung mga makeup. Update mga kabesi, right now it's 10:45 na ng gabi and ang tanging supporter na meron ako dito ay ito. Moral support from the Habibi. Talagang dinala ko yung kumot niya dyan para hindi siya umalis. Para may support. Do na naman. Ito guys, kumot niya na to. Binili ko to sa Mandaway para sa akin dahil bagay siya sa bedroom pero apparently, inangkin niya. Inangkin niya to, bes. Kanya na daw ito. Alo. Nga, o diba, may ano pa siya. May unan pa siya. Diyos ko, tong pusang to. Ayan, dyan ka muna. Ito na yung update mga kabesi. Wala pa yan. Hindi ko pa tapos yung isang box, diba? Mas matagal yung moment na nagre-reklamo ako. Sorry na. Kesa dito. Dahil hindi pala siya biro gawin. Hindi biro maging nurse, pero hindi rin biro mag-organize ng mga makeup. Anyway, ito na lang, besh. Motivation, be still, good vibes only, amazing things will happen. Kaya natin to, kapit lang. So, baka bukas, iwanan ko na lang to dito muna na nakaganyan kasi I have work sa hapon. And then, itutuloy ko na lang ulit ng gabi. In the meantime, titigan nyo muna tong maliit na to. Ha? Huh? Yung nasa tenga niya, guys, is yung ano yan, gamot yan, kaya medyo may yellow. So, dito na tayo sa isang box na to na puno ng mga lipstick. So far, ito pa lang yung naaayos ko mula sa ibang lalagyan. And meron pa tayong, isang ganito kalaki, besh. So, i-organize natin siya. Ililipat ko muna siya dito. So, hiwalay natin yung mga lip gloss, tsaka yung mga lip tint. Tapos yung mga ganito, yung mga color snaps, and yung mga bullet type. So, yes! Pag-hiwalayin muna natin sila. So, ayan mga kabesi, second box na tayo. Yehey! Ayan na. Update. Medyo madami na siya. Buti na lang bumili ako ng mga basket. Napaka-useful. Nanonood ako ng third party, guys, sa Netflix. Saba na, guys, para hindi ako antukin. Hi, guys! So, 3 days later and I'm still not finish decluttering my makeup and organizing my makeup. Pupunta ako ng Batangas, nakifiesta ako dun kila Billy sa family nila. And yun, naiwan tong bahay na tarangan, ayan po siya, medyo magulo pa. Pero malaki-laki naman na guys yung progress ko. So kanina, nagpunta din pala ako ng Japan Home Center, o diba, yung mga binili kong bra sa Shopee, nandun pa, besh. So haul natin yan, te. Wala lang try on. So ito guys pala, bumili ako ng non-slip mat. Ganito itsura niya, I got it for 88 pesos and mukha naman siyang mahaba. In fairness sa kanya, hindi ko lang sure, ayan, 45 by 125. So, lalagyan ko lang ng ganito para at least din kasi hindi siya masyadong madudumihan. So, non-slip lang para yung makeup hindi gagalaw-galaw. Tapos, ang dami kong biniling organizer. Kung naaalala niyo mga kabesi, ito yung ginamit ko rin before. So, natutunan ko yan kay Kenny. Hi, Kenny! Laking tulong talaga ni Kenny sa pag-organize. Kasi sa kanya ako humihingi kamo ng advice. So, ito guys. Bumili ako nito. Para din siya dito. Para sa mga lipstick. Kasi saktong-sakto yung sukat niya. I also bought this brush holder. 99 pesos ko siyang nabili guys. Ayan. Pwede pala siyang ipagpatong-patong na channeling ganun. Pero hindi na natin igaganyan. Dito ko lang ilalagay yung mga makeup brushes na kunyari mga nagamit ko na and stuff. Bumili ako ng maraming acrylic organizers. Yung iba walang divider. Yung iba ay merong
divider. Yan. So, bale, anim binili ko. Tapos, bumili rin ako nito for some of the makeup products. Ayan, yung dalawa yung divider niya. 100, mas mahal to guys, 138 pesos. And, bumili ako ng isa na parang anim yung divider. Ayan, ituloy na natin siya para mailagay ko na siya dito. Bibigyan ko ng task si Papa at si Ate Lenibig. Sila yung magugupit-gupit nito. So, magugupit lang ako ng isa, tapos bahala na sila magupit for the rest. So, let's do it, mga kabesi. Ayan guys, si Papa, nilalagay niya na yung mga non-slip mats. Ayan, si Ate Ite yung taga-gupit. Habang inaayos ko to. Gwapo ni Pucholo ko. Kumakapal na ulit yung balahibo niya. Hindi na siya kalbo. Pucholo! Dating bago yan. Hindi, di ba ginupitan si Pucholo? Makapal yung balahibo niya dati. Belly rub, di pa rin siya nagbabago mula nung baby siya. Gustong-gusto niya yung belly rub. Ayan, yung mga ibang makeup ko, ayusin na natin. Diyos ko, wala na pala akong contact lens. Lahat expired na, te. Powder, lagyan natin dito. Hindi ko na-realize, ang dami ko palang pulbos. Medyo naloka ako sa kanya. Ine-expect ko, sobrang dami kong blush. Pero apparently, ang dami ko palang pulbo. At lipstick, lipstick guys, in-expect ko na, pero yung iba, hindi ko in-expect. Meron pa tayong makeup na kakalkalin doon. May mga makeup tools pa doon. Hindi pa ito lahat ng brushes, bes. Kaya natin to. Ito na naman po si Pucholo! Are you gonna help me or magpapakit ka lang at i-istorbohin mo si mami? Alas siya. Itong little helper ko, hindi helper eh. Distractor siya eh. So, ito guys, pinapalagay ko lang kay Papa yung mga products, yung mga inuwi ko from Caris. So, hindi ko pa naaayos guys mula nung umuwi ako nung last week. So, ayan yung mga products from Caris. Ito pa sila. Ito hindi. Ito pala guys, bago kami tuluyang magsimula ni Papa, is aayusin muna namin itong lalagyan ng lipstick para at least ito yung mauna namin ilagay dito at maayos. So, ang gagawin natin guys is magsusukat tayo. So, itong mahabang to is maluwag pa siya actually. May dalawa pa sigurong layer na sobra dun. So, aayusin namin siya ngayon ni Papa. So, in-arrange ko lang siya mga kabesi base kung saan siya ginagamit. Dito sa box na to, ito yung mga mas maliliit na eyeshadow palettes. And then, dito naman nakalagay yung mga makeup na hindi ko pa nagagamit at i-review ko pa. Uy, ba't nandito tong favorite ko? And then, ito guys, yung aking mga primer. Tapos, nandito yung aking mga makeup base. Grabe ngayon ko na-realize, ang dami ko palang foundation. Tapos, ayan, mga super face natin. Ang dami kong super face. And then, dito naman guys, ay yung aking mga blushes. Ito naman yung mga highlighters guys. Na-realize ko, ang dami ko palang highlighters. As in, parang isa siya sa, actually isa siya sa pinakamarami dito sa lahat ng mga products na meron ako. Ito naman guys, yung ating mga, pinagsama ko na yung face palette. Yan, shading and strobing. Pati yung mga regular, yung mga singles ko na pang contour o pang bronze. Tapos dito naman sa side na to guys, ito yung mga tint. Hiniwalay ko siya na lalagyan. Kasi ilalagay ko ito sa pinakataas dahil sobrang ganda ng colors na itong color tint ng Colorette. Tapos isasama ko yung Peripera, tapos yung sa BT Cosmetics, yung XBT 21 nila. So ayan, mostly yung mga lip balm, sinama ko na rin dito, pati yung mga color snaps na meron ako. Sa side na to guys, ay mga lip tint din. So dito ko nilagay yung mga lip gloss, lip tint, ayan, lip ink, tapos sinama ko na siya sa mga lip liners. So ay yung mga lip liners. Dito naman guys ay yung mga bullet type lipsticks. So, ayan po yung mga bullet type lipstick natin. Ang dami nating bullet type lipsticks sa totoo lang. And then, kung marami yung bullet, marami rin tayong liquid lipstick. So, sorry, I'm a lipstick hoarder. And then, ito naman ay ang aking mga powder. So, nakita nyo yung mga pink doon. Those are the Vice Cosmetics. Ito guys, yung mga bagong product na pinadala sa akin na susubukan ko pa lang. Diyan ko muna sila nilagay. So, side na to ay yung mga single eyeshadow. Tapos yung mga eyeshadow primer, pinagsama-sama ko na sila. And on this side are all the eyeshadow palettes. So, ayan mga kabesi, yung mga kapaleta natin, no? So, sama-sama silang lahat dyan. We also have here lahat ng aking setting spray. Sama-sama rin dyan. And then, mga eyebrow products.
mga concealer, tsaka mga color correcting pants. Andyan silang lahat. Then mga kabesi, nandito din naman yung aking mga mascaras. Eto guys, yung aking mga eyeliner. Halo-halo yan. Liquid, gel, cream, halo-halo silang lahat. And then, meron ako dito guys, isang lalagyan. Parang lalagyan lang ito ng mga Miss Bella na sponges kasi ang dami nilang sined. Pero may mga iba din akong mga sponges na nandito, hindi ko palang naililipat doon. Tapos yung mga pang nail, ito yung mga ColourPop lipstick ko. Yung mga expired na, ay ito hindi pa to expired pero ipamimigay ko na pala to. Hirap na hirap akong i-let go to mga to kasi ito yung mga favorite shades ko na kung feeling ko order ulit ako kasi I love ColourPop. Pero yung satin na, ayoko yung ultra matte nila. Yung satin nila, sobrang ganda. So, ayan guys, yung mainly nang ilalagay natin sa mga cabinet. Baka habang naglalagay ako is magde-declutter pa rin ako. May mga natanggal na ako guys, nakaka-isang box na rin ako. Pero, feeling ko, ang dami-dami pa rin yan. Nice one! Natapos na ni Papa mga kabesi. Oh, look, pak, pinaraan ng panya yan kasi kinulang. Ganda. Very good. Thank you, Father Earth. Ganda, ang ayos. May space lang dito kasi ganun lang talaga kahaba, guys. So, bala ko yung lip liners na lang dito. Tapos, yun nandito. Ano yan, guys? Non-slip matte. So, perfect, Father Earth. Thank you so much, Aladie. Ayun, mga kabesi. Hindi ako makapag-decide kung ano yung mga ilalagay ko dito. So, kachat ko si Kenny. Ayan, ang bait-bait talaga ni Kenny. Kasi kay Kenny ako humihingi ng tulong. Like, sabi ko, Kenny, ano bang magandang ilagay sa first layer? Ganyan-ganyan. Kasi iniisip ko nung una brushes. So, nagpa-adjust ako ng divider, tapos sabi ni Kenny, naku, ano, maganda na yan. Ano, liquid lipstick ilagay mo para at least on the topmost layer siya. So, liquid lipstick na lang kami dito. Oh my gosh, excited na ako. So, mag-ayos na tayo mga kabesi. Siguro mga kabesi, i-arrange ko na lang siya like mga nude, red, bala na. Kaya natin to, ilapan natin, besh. Isip ko silang ayusin guys, base sa packaging na lang, yung magkaka-size and everything. Tapos yung mga magkakaparehas. Mga na rin ako ng basahan para punasan yung mga lipsticks. So, dito naman tayo guys sa first drawer dito sa right side. And dito ko ilalagay guys ang ating mga color tint. Yan. Sobrang ganda. Hindi ko sila tinatanggal sa box. Para may idea din ako kung anong shade sila. Tsaka, ang cute kasi nung box. So, hindi ko sila ma-let go. Basta. Yeah. By the way guys, gagawa pala ako ng full face using Colorette products soon. Medyo natatagalan lang ako ngayon kasi nga nag-aayos kami ng studio. So, gusto ko sobrang ayos lahat bago natin i-push yung ganun. Ito guys, yung mga color tint na ginagamit ko palagi. Naka-open na sila. Although, ginagamit ko na naman yung iba, pero ito yung mostly yung mga ginagamit ko. We have the Peripera. Si Peripera ay dito ko na lang ilalagay. Alam ko na. Tanggalin na lang natin sa box to, besh, kasi na-realize ko space-consuming siya. Dito na tayo ngayon sa mga bullet type. Update mga kabesi, sorry hindi ko na na-vlog pero napakita ko lang siya sa inyo. So, nilagay ko lang yung iba pang lip products dito, yung mga sansan, ganyan. And then, dito ko na nilagay, besh, yung mga primer tsaka yung mga concealer muna. So, in-arrange ko na lang sila dyan. May mga konting changes din pala tayo dito, besh.
na mga part, like may mga tinanggal ako, may mga inayos ako, so ayan. So dito sa layer na to ay ilalagay natin yung mga makeup bases. So i-divide ko na lang, baka yung mga liquid is dun sa pangatlong layer. Pero dito sa layer na to, ilalagay natin yung mga cushion, yung mga BB cream, ganyan. Mag-start tayo dito guys sa mga cushion. Dito ko ilalagay yung mga cushion natin, mga kabesi. Ayan, meron ako mga super face. Ang dami kong super face na cushion. Atin tong, ang cute talaga nito, yung ni Cara. Lagay na rin natin siya dito. Isa to sa mga cushion na hindi ko ma-let go dahil hindi ko kaya. Sobrang ganda talaga ng packaging niya. Lahat naman ng BB cream, dito naman natin siya ilalagay. So, dito naman sa last drawer, guys, ay yung aking mga liquid foundation. So, ayan. Next natin is dito na tayo sa powder. So, ihatiin natin siya. Dito yung mga loose, dito yung mga compact. So, ngayon, dito na tayo guys sa pangkilay. Pangkilay, eyeliner, mascara. So, pangatlong araw na and huwag nyo na lang pansinin yan, besh, yung mga anti-tigidong ko. So, yung may mga nagbabadyan tigidong. Ang ingay! Si, pasensya na kayo, si Renji, ganun talaga siya, besh. So, yung mga natitira na lang is yung mga face palettes, yung mga blush, contour, highlighter, at saka mga eyeshadow palettes. Saan ko ilalagay yung mga eyeshadow palettes? Mukhang mahihiwala yung mga eyeshadow palettes sa dami ng mga bronzer, contour, and stuff. As in, guys. Hoy! Walang kutkutan! Walang kutkutan! Walang kutkutan! So, ito mga kabesi, ayun pa yung mga blush. Tatlong eyeshadow palettes. Mga face palettes. Mukhang kailangan ko pa magtanggal. Kailangan ko pang mag-declutter ng ibang products. And kailangan ko magbawas ng mga drawers ng lipsticks. Kasi, bes, yung tatlong nasa taas are all lipsticks. What? Tapos, yung pangalawa, on both side, lipsticks din. So, kailangan ko talaga siyang bawasan. So, ituloy na natin yung paglilinis. So, itong layer na to mga kabesi, I have to make this work. Kailangan mailipat ko siya somewhere out there. Baka dito ko na lang siya ilagay. Pero, kailangan ma-free tong area na to para ililipat ko dito yung mga pangkilay and stuff. So, dito pala guys, is magkakabit na lang ako ng mga ganito kasi iba't iba kasing klase yung product. So, hindi ako nagagandahan diba may mga ganyang divider. So, igaganito ko na lang siya. So, kunyari pangkilay dito. Ayan, kasha naman siya. So, tatlo dito para at least ma-divide natin yung iba't ibang klaseng product. So, ayun mga kabesi, napag-desisyonan kong dito na lang sila ilalagay para mas organize at mas ma-divide natin kung ano sila. So, nandito yung mga mascara, eyeliner pencil, eyeliner pen, pangkilay na pencil, brow mascara, iba pang eyebrow product, powder, and then dito ko na lang nilagay yung liquid eyeliner dahil wala na akong mapaglagyan dito, bes. Hi guys! Welcome to day 4. Grabe, hindi pa rin kami tapos, besh. So, ito si Papa, tinutulungan niya ako maglinis lang. Kasi yung mga hindi ko na gagamiting mga makeup and yung mga na doble ganyan, ilalagay na dito.
So, naligo na rin ang ating mga brushes. Thank you so much kay Ate E.T. Tinulungan niya akong mapaliguan ng ating mga babies. Ayan, yung mga brushes ko. And eto guys, yung Sigma Tower. Dry and shape. Basta ganun, besh. So, nandito yung mga bigger brush. Yung maliliit. Yung mga pinakamaliliit. Ayun guys, bumili kasi ako ng mga bagong organizers. Dahil kinulang ako, narealize ko ang laking tulong nito for the brushes. Dalawang brush yung pinuntahan ko na sold out na dun sa isa. And sa isa din, almost sold out na. Buti na lang may nakita akong ganito yung malalaki kasi wala ng solo-solo. So, perfect to para sa mga powder brushes. Dahil malalaki sila. Sama-sama sila dyan. Tapos pala mga kabesi, meron ako nakita sa Japan Home. 66 lang. If ever na gusto nyo ng something na parang acrylic din yung datingan, pwede ito. So, ganito siya mga kabesi. Actually, it's nice. So, kung mas mura kasi ito, 66 lang yung ganito, pwede rin siya. Meron ding half nito, pero mas maliit lang to than the original one. Pero if ever na gusto mo yung parang acrylic ang style, pwede ito. 66 pesos lang siya. Mas mura. Same lang sila ng weed. Mas mataas lang ng mga 1 to 1.5 inch. Itong 138. Pero 66, almost gano'n din. And mas malalim lang din siya. Guys, inayos ko rin pala to kahapon. Yung iba wala pang non-slip mat. So, magkakabit pa lang tayo. So, dito tayo sa unang layer. Ito guys, yung mga makeup na hindi ko pa nagagamit. Pero yung iba dyan is ano na ako nasubukan ko na pero mga brand new yung nandito. Ito yung mga bago natin kita try. I-run through ko lang kayo kasi sa tour nyo siya makikita. And then, mga bago makeup din. Ito yung mga hindi ko pa na-open ng mga products. Tapos ito, nag-deserve ako ng isa pa para sa mga paparating na makeup para hindi ako nalilito. Kasi sa totoo lang guys, struggle ko yun. Kunyari, may bagong dumating na makeup. Hindi ko alam kung pag nabubuksan ko siya, minsan na ipapatong ko siya or naisasama ko sa mga bagong makeup. So, ang hirap. So, naglaan ako ng 5 spaces para sa mga bagong makeup dito sa drawer na to. Dito tayo sa pang 60s. Ito ay 4 brushes na guys. Pero papalitan ko yan kasi mga face brushes yung uunahin ko. And ito yung ilalagay kong ipapalit ko dyan para sa mga face brushes like powder. Kasi malalaki yun eh, mga contour ganyan. So, marami akong biniling storage for that. Kasi guys, alam nyo ba, halos sold out yung ganito kalalaki. Pati yung ganito sold out, pati itong lalagay ng brush. Kasi mura lang eh. I mean, for acrylic, ang mura sa Japan Home talaga. And also mga kabesi, mas i-recommend ko sa inyo na bumili kayo sa Japan Home instead sa Daiso. Kasi sa Daiso, yung acrylic organizer nila is ganyan. Tingnan nyo sa screen, parang may mga konting design siya. But it's more expensive kasi 188 isa, even yung maliliit, 188. So, sabi ko, dito na ako sa Japan Home. Kaya lang guys, ang hirap ubusan. Hindi ko alam nagkaubusan na nakakaloka. Dati ang dami-dami nito sa stock sa amin. So, biglang may namakyaw din daw, ganyan. Kasi ako namakyaw ako isang araw dahil nga para dito sa orchid. Para dito sa studio. Tapos may namakyaw din daw nung after ko. So, ayun, nagkaubusan talaga siya. Ayan, may ganito rin guys. Talagay ng brush. Lagyan nyo na lang ng beads. Maganda na siyang tignan. So, ayun lang. If ever, tip lang. Mag-Japan Home kayo kung gusto nyo mas mura. Pero kung gusto nyo may mga design, may mga channeling, pwede kayo mag-Daiso. So, yan. Dahil pinapatuyo pa yung brush, ito na lang muna. And then, dito tayo. Mga brushes din yan. So, 5 yung ilalagay ko dyan. Tapos, ito. Baka mga bagong brushes na parating. And here ay yung mga sponges. Hindi ko pa nalalagay yung 2 pang sponge ko from Anna. Pero basically lahat ng sponges guys, dito ko sila i-store. Meron akong i-store doon sa table ko yung mga ginagamit ko and dito yung mga bago. Ilalagay ko dito yung false eyelashes at saka makeup tools. For example, yung mga eyelash curler, mga random stuff na pang makeup dito ko naman sa dulo. So dito guys, basically skincare, nail care, saka hair care tong mga drawers na to. So, sa pinakataas, besh, wala pang laman kasi ilalagay ko dyan yung mga abubot, yung mga pangkulot, ganyan, and everything. Dyan sila lahat. Sa pangalawa, actually, yung mga nail care. Pero pagpapalitin ko yan kasi gusto ko magkasunod pag hair, then pag nail lang, ganyan. Ang ganda ng nail polish ng HBC, honestly, guys. Yung iba is nandun ba sa kabilang kwarto, so hindi ko pa nalalagay, like yung mga nail file. Tapos, hair care ulit. Ito yung mga naman yung may mga nilalagay sa buhok. Tapos, yung mga travel friendly na mga pangkulot ganyan yung maliliit dito ko sila ilalagay. Dito yung malalaki. Pero pagpapalitin ko tong 2. Ito guys, mga skincare na to. So ito mga random lang, yung mga mostly naka-open. Then yung mga binigay nung Caris event yan, mga sunscreen. Pinagsama-sama ko lahat ng sunscreen sa side na to. Then ito guys, yung mga naka-box na hindi ko pa na-open. Tapos ito mga ganun din, mga hindi ko pa na-try, mga hindi pa na-open. Dito ay mga ganun din, pero nandito guys yung aking RF, yung pampalit ng Joe. May improvement naman compare before. Tapos yan yung
Ayan, dito ko siya nilalagay tapos ibang mga skincare. And here are the sheet mask. Ayan, pati mga exfoliate, eye mask, nandiyan lahat. Sa last part ay, wala pa actually, random lang yan. Hindi ko pa kasi alam kung nilalagay ko, basta dyan sila lahat. Kailan kaya kita magagamit, besh? Anyway, mga kabes, nafe-feel ko naman na malapit ko na magamit tong studio. Kailangan, tina-target ko lang ngayon na matapos ko talaga tong studio. As in, ngayong buong araw, magpupuwit ako hanggang gabi. And tomorrow, pupunta kasi ako ng Divisoria, makikita kami ni Tony, and iwa-whiten na din kasi yung aking ngipin sa ilalim. So, may vlog guys yung teeth ko, kaya mag-alala. So, I'm just happy na achieve ko na yung gusto ko. And praise God, dahil mabait ang Diyos. So, sobrang bait ng dentist na na-meet ko. I mean, hindi libre guys yung patik ko ha. Yung ano lang, may part na libre lang pero binayaran ko din. Anyway mga kabesi, so ayun muna ang ating vlog for today. Pasensya na kayo, hindi pa ito yung tour mismo kasi naglilinis pa rin kami. But anyway, nabigyan ko na kayo ng briefing kung paano ko siya ayusin and stuff. So ayun lang, thank you so much for watching mga kabesi, and I hope to see you on my next video. So may part 2 to, pasensya na kayo, hindi siya kaya sa isang video lang dahil ang haba-haba na niya. Anyway, thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Kung na-enjoy mo tong video na to mga kabesi, sana ay i-like mo at sana ay mag-subscribe ka sa channel ko kung gusto mo lang naman. And pwede mo na ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am Mia Live on Instagram, Facebook, and Twitter. Again mga kabesi, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next video. God bless us all guys and... Bye!